inyong inaabangan. Ito ang asignaturang EPP 5, kung saan ang mga aralin ay EPP na dali at EPP na saya. Dito lang sa mga aralin ni Teacher Sam. Pagkatapos ng video presentation na ito, ikaw ay inaasahang nalalaman ang mga kanais-nais na mga katangian upang maging matagumpay na entrepreneur. Natutukoy ang mga kanais-nais na mga katangian upang maging matagumpay na entrepreneur. At natututo o naisasagawa ang mga kanais-nais na mga katangian upang maging matagumpay na entrepreneur. Bago tayo pumunta, mga bata, para sa araw na ito, nais ko munang tayong lahat ay umawit. Tara, sabayan niyo ako. Ako'y isang komunidad ako. Ako'y isang komunidad ako. Ako'y isang komunidad. Ako'y isang komunidad. La la la, sumayaw sayaw at kumindat-indat. Sumayaw sayaw at tulad ng dagat. Sumayaw sayaw at kumindat-indat. Sumayaw sayaw at tulad ng dagat. Ikaw ay isang komunidad. Ikaw ay isang komunidad. Ikaw ay isang komunidad. Ikaw ay isang komunidad. La la la, sumayaw sayaw at umindat-indat. Sumayaw sayaw at tulad ng dagat. Sumayaw sayaw at umindat-indat. Sumayaw sayaw at tulad ng dagat. Tayo'y isang komunidad. Tayo'y isang komunidad. Tayo'y isang komunidad. Tayo'y isang komunidad. La la la, sumayaw sayaw at umindat-indat. Sumayaw sayaw at tulad ng dagat. Sumayaw sayaw at umindat-indat. Sumayaw sayaw at tulad ng dagat. Ako, ikaw, tayo'y isang komunidad. 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 La la la, sumayaw sayaw at umindat-indat. Sumayaw sayaw at tulad ng dagat. Sumayaw sayaw at umindat-indat. Sumayaw sayaw at tulad ng dagat. Ang gagaling naman ninyong umawit, mga bata. Naliligtaan ba natin ang ating EPP na balik-aral? Siyempre hindi. Tignan ko nga kung may naaalala ka sa ating nakaraang aralin. Ngayon naman, para sa ating EPP na balik-aral. Hanapin ang tamang produkto sa Hanay B na katapat ng mga serbisyo na nasa Hanay A. Isulat ang titik ng tamang sagot. Bibigyan ko kayo ng ilang segundo upang masagot ang mga tanong. Simula ka na. Hanapin sa puzzle ang mga katangian upang maging matagumpay na entrepreneur. Bilugan ang sagot.
larawan. Sa inyong palagay, ano kaya ang nagkaroon siya ng mga at magagandang gabahay? Tawa ba kaya siya, mga bata, nakamit niya ang pay at magandang buhay? Aalamin sa araw na ito, ng ating atara, ipagpatin ating pagkakas. Ang pagbenta ng isang produkto ay mapapadali at mapagtatagumpayan kung ikaw ay nagtataglay ng mga katangian ng isang entrepreneur. Upang maging competitive ang isang entrepreneur sa larangan ng negosyo, nararapat lamang nataglayin niya ang mga katangiang magiging kasangkapan niya sa ikatatagumpay ng kanyang negosyo. Mga bata, ating isa-isahin ang mga katangian upang maging matagumpay na isang entrepreneur. Magpapakita ako ng mga ilang larawan. Unang larawan. Anong masasabi ninyo sa larawan, mga bata? Tama! Pagiging masipag. Sa taong masipag, mahalaga ang bawat oras. Gumagawa siya nang may pagkukusa. Sinisimulan at tinatapos niya ang mga gawain sa tamang oras o mas maaga pa. Yan ang pagiging masipag. Ano ang unang katangian, mga bata? Tama. Pagiging masipag. Ikalawang larawan. Ano ang masasabi ninyo sa ikalawang larawan, mga bata? Tama! Pagiging malikhain. Bawat tao ay may kakayahang lumikha ng isang bagay na kanais-nais. Hindi siya tumitigil sa pag-iisip ng ikabubuti o ikagaganda ng anumang gawain kanyang sinimulan. Ay malikhain, mga bata? Tama! Dapat matutuhan ninyong maging malikhain. Ano ang ikalawang katangian, mga bata? Gusto, pagiging malikhain. Pumunta naman tayo sa ikatlong larawan, mga bata. Kaya ang masasabi ninyo sa ikatlong larawan, mga bata? Tama! Ito ay nagpapakita ng pagiging matapat. Kailan tayo masasabing isang matapat? Ang taong taglay ang ganitong katangian ay napagkakatiwalaan. Hindi siya nandaraya sa mga taong kausap o sa mga transaksyong ginagawa niya. Ang katangian, mga bata? Pagiging matapat. So dapat, mga bata, matutuhan ninyong maging matapat. Ikalimang larawan. Ano ang masasabi ninyo sa ikalimang larawan, mga bata? Kayo ba ay maunawain at maalalahanin? Ay, magaling! Kung ikaw ay isang entrepreneur, dapat ikaw din ay isang maunawain. Ang taong maunawain at maalalahanin ay naguukol ng pansin sa kanyang kapwa. May kakayahan siyang unawain ang mga pangangailangan at damdamin ng kanyang mga kasamahan, empleyado. Maunawain at maalalahanin. Pumunta naman tayo sa ika-anim na larawan. Ano kaya
kaya ang ipinapakita ng larawan mga bata? Ano? Pagiging matulungin. Ikaw ba ay matulungin? Ikaw ba ay tumutulong sa iyong mga magulang? Tama. Ang pagiging isang matulungin ay napakaganda at napakabuting katangian ng isang tao. Lalo pat kung yung kapwa mo ay talagang nahihirapan na, may karamdaman siya, tapos nakita mo ano ang gagawin mo, tama, dapat tutulungan mo siya. Ang pagiging matulungin sa anumang gawain ay gumagaan at madaling may kusang loob na pagtutulungan ang taong kabilang sa isang gawain. Kung tulong-tulong sa isang gawain mga bata, napapabilis nito ang isang gawain. Tama. Halintulad sa isang walis. Kung yung walis ay walis tingting ay iisa lamang, sa palagay mo ba ay kaya niyang linisin yung napakadaming kalat? Hindi. Hindi niya kaya. Matatagalan sa kanyang gawain. Ngunit, kung ito ay marami, nakabigkis sa iisang bigkis, ang isang gawain ay napapadali nito at napapabilis. Kumbaga, mas malakas, mas mapwersa. Okay, so ano yung ika-anim na larawan mga bata? Ano yung ika-anim na katangian? Pagiging matulungin. Dumako naman tayo sa ikapitong larawan mga bata. Ayan, so anong nakikita ninyo sa ikapitong larawan? Tama, pagiging makadiyos. Ang pagiging makadiyos ay nagsasagawa ng mga gawain sa pagnenegosyo na may katulungan, katarungan, walang pandaraya, nakatutulong, kapaki-pakinabangsan at may paggalang sa kalikasan. So ito mga bata, ang pagiging makadiyos ay kalakip nito ang pagiging matapat at may katarungan, may paggalang. Kung ikaw ay may pangarap na isang matagumpay na entrepreneur, dapat samahan mo ng pagiging makadiyos. Okay mga bata, pumunta naman tayo sa ikawalong katangian. Kaya yung ikawalong katangian mga bata? Ayan, so anong nakikita ninyo sa larawan? Kayo ba ay masinop, mga bata? Ang pagiging masinop ay nagsisimula sa ating tahanan. Sa ating dapat, kahit bata ka pa lang, alam mo na yung pagiging masinop. Ang pagiging masinop ay hindi pinapabayaang marumi at magulo ang lugar gawaan. Pinanatili maayos at kaiga-igaya ang lugar upang maiwasan ang anumang aksidente. Maingat at matipid sa paggamit ng materyales at likas na yaman. Kung maaari, tinitiyak niyang walang tinatapon basura. So ang pagiging masinop para ikaw ay maging isang matagumpay na entrepreneur, napakahalaga ang pagiging masinop. Kasi alam mo kung ano yung mga dapat na gagamitin, ano yung mga laskusin, hindi yung naglalabas ka lamang ng pera. Ikaw ay masinop sa lahat ng bagay, sa gamit, sa pera, at sa iba pang mga pangangailangan ng iyong negosyo. So ayan mga bata. So ano yung ikawalong katangian mga bata? Pagiging masino. Tama. Yan, pumunta naman tayo sa ikasyam na katangian. May tiwala sa sarili.
kasiguran yung larawan. Ang taong may tiwala sa sariling kakayahan ay ginawa ang kanyang mga gawain. Anumang paghihirap o pagsubok ang kanyang maranasan ay hinaharap ng walang takot at buong tatag dahil may tiwala siya sa kanyang sarili. So sa isang negosyo mga bata, may tiwala ka din sa iyong sarili na kayang-kaya mo na mapagtagumpayan kung may mga pagsubok man o may mga problema tungkol sa iyong negosyo. Dapat hindi ka basta-basta sumusuko matitinag. Okay? Nasimulat mo, dapat ipagpatuloy mo para ito ay lumago, para ito ay lumaki at mapagyaman. Ayan mga bata. So ano yung ikasyam na larawan mga bata o katangian? May tiwala sa sarili. Dapat kahit bata pa lang na kayo o mahuhubog na sa inyo yung pagiging may tiwala sa sarili. Okay. So pumunta naman tayo sa ikasampo mga bata. Malapit na tayo. So ano yung masasabi ninyo sa larawan mga bata? Sa larawan, yan, tama, may abilidad o maabilidad. Ang isang entrepreneur dapat maabilidad yan. Meron siyang kakayahan. Nakikita ang sarili na kaya niyang kontrolin ang kanyang sariling kapalaran, sariling desisyon at tumayo sa sariling paa. Ibig sabihin, kapag ikaw ay maabilidad, ikaw ay independent. Kaya mong tumayo sa sarili mong paa. Hindi ka lamang umaasa sa kakayahan ng iyong kapwa. Dahil ang bawat tao ay may kanya-kanyang kakayahan. May kanya-kanyang binigay ng ating Diyos na dapat ito ay ating mapagyaman, magamit sa tamang paraan. Okay. So ano yung ikasampo na katangian ng isang entrepreneur, mga bata? Pagiging maabilidad. Okay, so pumunta na tayo sa panglabing isa. Okay, so anong masasabi ninyo sa larawan mga bata? Yan, yan ay nagpapakita ng pagiging maagap. Hindi ipinagpanggawain kung kaya namang isagawa, kung kaya namang isagawa at tapusin ngayon. Ibig sabihin, pag ikaw ay isang maagap, hindi lamang ikaw ay masipag, kundi maagap ka pa. Parang ano, lagi kang nasa, wala yung salita sa iyo na bahala na or tsaka na lang, ganon mga bata. Wala yon. So, ang pagiging maagap ay pagiging maaga. Parang ganon mga bata. Parang advance mag-isip. So, yan ay isa ding katangian ng isang matagumpay na entrepreneur, mga bata. Okay, so, susunod na larawan, pagiging masikap. Tama. Ang pagiging masikap ay may mataas o mithiing magtagumpay sa negosyo. Ibig sabihin, pag ikaw ay masikap, talagang nagpupursige ka. Hindi ka masyadong nagpapahinga. Ang oras sa iyo ay talagang napakahalaga. Wala oras. Nagsisikap ka nga, di ba? Parang yung mga ano, yung mga langgam. Sila ay masikap na nag-iipon ng kanilang mga makakain. Ha? Sila ay naghahanda. Masikap silang naghahanda para sa araw ng tag ulan. Hindi nila sinasayang yung araw, hindi kagaya ni Tipaklong. So alam ba ninyo yung kwentong yon mga bata? Familiar ba kayo sa kwentong yon? Ay, tama. Maganda. Pag alam ninyo yung kwentong yon, dahil may magandang mapupulot kayo. Next mga bata. Okay. Ang palaging bukas ang isipan sa mga pagbabago at nililinang ang sarili sa bagong kaalaman, tuklas o imbensyon, ito ay tumutukoy sa pagiging
So, tignan natin yung larawan. Maalam. Okay? So, ano yung katangian, mga bata, na aking tinukoy? Pagiging maalam. Hindi siya nagpapahuli. Kumbaga, lagi siyang updated. Okay. So, pagiging inaalam niya yung mga bagong estratehiya, mga bagong techniques, mga bagong diskarte para mapalago niya yung kanyang negosyo. Yun ay isang katangian ng isang matagumpay na entrepreneur. Pagiging maalam. Ang sabi na, kung walang knowledge, walang power. Pero sabi ni Ernie Baron, pag may knowledge, may power. Oh, diba mga bata? Okay, so pumunta na tayo mga bata. Pang 14 mga bata. Malakas ang loob mga bata. Ang isang matagumpay na entrepreneur, okay, ang isang entrepreneur dapat siya ay may malakas na loob. Hindi siya yung madaling sumusuko sa mga pagsubok, no, mga bata, yung sa mga problema ng kanyang negosyo. Hindi siya basta-basta natitinag, hindi siya basta-basta sumusuko. Mataas, malakas yung loob niya, mga bata. Iyakan ang tatahaking landas sa hinaharap, pipiliin pa rin ang pakikipagsapalaran sa paglinegosyo. Parang ano yan kasi, yung negosyo, parang love life, no? Kung hindi mo ipaglalaban, hindi mo makukuha yung kanyang yan, di ba, hugot? So yan mga bata, yan yung 14 na katangisang matagumpay na entrepreneur mga bata. Tignan ko nga kung may natutuhan ka sa ating aralin. Ano-ano ang mga kanais-nais na mga katangian upang maging isang matagumpay na entrepreneur? Para sa ating pagsasanay para sa araw na ito, mga bata, basahin ang bawat salita sa ibaba. Lagyan ng X ang patlang kung ito ay hindi katangian ng isang matagumpay na entrepreneur. At lagyan ng check kung ito ay tamang katangian ng isang matagumpay na entrepreneur. Bibigyan ko kayo ng ilang segundo upang masagot ang mga tanong. Bata, naririto ang mga sagot para sa ating pagsasanay. Mga bata, nakuha niyo ba ang perfect score para sa ating pagsasanay? Kung gayon, magaling! Hanggat ng ang galing-galing clap! Galing. Ngayon naman mga bata, para sa ating ipipinataya. Ito ay ang may pamagat ng i-connect mo. Bibigyan ko kayo ng 15 segundo upang sagutin ang mga tanong. Oh, 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 oh
Mga bata, narito ang mga sagot para sa ating pagsusulit. Mga bata, nakuhang ba ang lahat ng item para sa ating ipipinataya? Kaya naman, binabati kita ng... Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Masyado mong ginalingan ang pagsubok na to. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Pak na pak, bet na bet, ang mga sagot mo, ang galing mga bata. Mga bata, para sa inyong takdang aralin, ang gagawin ninyo, mag-search kayo ng mga iba pang halimbawa ng isang kilalang matagumpay na entrepreneur sa Pilipinas. Mga bata, binabati ko kayong lahat sa ipinakita ninyong kahusayan. Naway, marami kayong napulot na kaalaman at impormasyon sa larangan ng edukasyong pantahanan at pangkabuhayan. Muli, samahan ninyo ako sa susunod na yugto ng EPP5, kung saan ang mga aralin ay ipipinadali at ipipinasaya dito lang sa mga aralin ni Teacher Sam. Hanggang sa muli mga bata, paalam!